Hi guys, welcome back to Zach and Jeno. So it's already 6 a.m. in the evening here in Michigan, USA. Bali, naghintay po akong package from Amazon na in-order namin. And then, samahan niyo po ako mag-unbox ng mga item na yun. Bali, kakatapos ko lang mag-ayos at katapos ko lang maligo. So, bagong RJ na ito. So, laki makikita ang tuwalya kasi nilagay ko na siya sa labahe. Kasi naglalaban na ako. Yung umagtambak. So, yan. And, kasalang na yun. Mga ano yun, puti, tas tuwalya. So, dito sa... Nga pala, may share ako sa inyo. So, wala na yung table dyan. Na glass. Nilipat ko siya dun sa kwarto. Para if ever may magawa akong video, ay dun ako mag-e-edit. So, papakita ko sa inyo mga kabeshing. So, nandito na siya sa spare bedroom namin. Nilipat ko siya dito. Yeah. Dito ako mag-vlog mamaya na unboxing natin. Para nandito yung camera sa kama. And then, naka-face dyan sa side na yan. And then, mag-on ako ng ilaw para may effect dyan sa pader. So, samahan nyo ako mamaya pag dumating na yung package, mga kabashing. Hey guys, welcome back sa akin channel. So, eto na yung inaabangan natin, dumating na. So, hindi ko alam kung ilang items yun nandito. Kasi based dun sa app, meron 5 items pero sa mismong darating is 3. So, ang gulo niya. So, anyway, 7:55 na. Ng gabi. Ayan. And then, buksan ko na rin yung aking Amazon app para makita natin yung presyo ng bawat isa once inopen na natin siya, diba? So, nandito siya sa your orders. So, delivered today. Ayan. So, anyway, meron muna pala akong isi-share sa inyo. So, ito siya. Ito yung item. Ito yung una. Dumating na siya before. December 29 ko siya binili. And then, adjustable cellphone stand. Meron ito sa Lazada sa Pilipinas tsaka Shopee. Mabigat siya in fairness. And then, pwede mo siyang papatungan ng cellphone mo and then ng iPad. So, ganun siya ka sturdy. So, meron siyang ganyan. Ayan. And then, ganito yung purpose niya. Ganyan. So, isang ganun lang siya. Hindi siya na pupunta dito. Ganyan siya. Tapos, nahahabaan siya. Isang ganyan. Tapos, naka-depende sa iyo yung angle niya. So, dito siya. Ganyan. So, sturdy siya, actually. Ayan. Kasi nahihirapan ako kapag nanonood ako ng videos. So, wala kasing stand tong cellphone ko. Walang, ayoko siyang lagyan ng kahit ano dito. Gusto ko nakikita pa rin yung aura ng cellphone. Yeah. So, ganyan lang siya. So, mas maano siya. Mas okay siya. So, anyway, sa promise ko sa inyo, mag-unbox tayo ng items natin from Amazon. And then, meron akong ditong knife. Little knife. Ayan. Ito yung pambubukas natin. Thank you. Kit niya, oh. Maliit lang siyang knife. And then, medyo matagal yung ano, yung dating ngayon ng Amazon. Unlike before, one day lang meron na. So, i-open ko na yung ating orders. And then, ayan, ito yung packaging, guys. Oops, may address. Ayan. So, buksan ko na to. So, be careful po sa paggamit ng kutsilyo. Ayan, ganito lang siya kaliit, di ba? Cute. Super talas niya dahil nakakatakot. Ayan. Huwag mo natin siya itupin. So, ganito yung packaging niya. Ayan. Meron siya pa. Ganito. Ayan. Ito din. May pa ganyan siya. So, una natin kukunin ay itong canning lids. So, yung canning lids, ginagamit po yan sa pagkakan ng mga yan, ganyan. Ganyan siya. So, yung asawa ko, magka-can siya ng beans. Ayan. So, yung can lids na to, ang isang ganito ay napaflash ko sa screen kung magkano. Ba't walang presyo tayo? Para siyang 39 something dollars. Eka lang. Bait again. Tingnan natin yung presyo. Uy, sorry guys. Hindi ko malalagay yung presyo kasi wala na yung presyo niya.
kasi out of stock na siya ngayon. So anyway, ipa-flash ko lang ako magkano kung ano yung binayaran namin. So meron siyang 36 leads. Ito yung pantakip. Pantakip siya, yung pang-sealed siya. So may bumili si Todd ng dalawa. Ayan. Dalawang canning lead. Ta-da-da. So, next natin ay, ano to? Any kit. So, any kit daw. Baka ito yung pang tenga. So, yung any kit na pang earwax removal tool na may camera. $22.94. Tapos ito siya. Yan yung packaging. Yan. So, buksan na natin siya. Ay. Parang iba yung way ng pagbuka. Ito pala. Ito. Ayan. May camera siya. So, ito try ko to. Maliit lang pala siya. So, ito yung pantenga na may camera. Kasi yung paninis ko po ng tenga, nila ko siya sa Pilipinas. Ang bala ko doon is, iwanan lang sila ng isa. Ang nangyari yung isang lalagyanan na naiwan ko po. Ah, ito pala siya. May LED lights and then may iba-iba siyang tip. May iba-iba siyang spoon. And then, may panlinis siya. Ayan, cotton swab. And then, meron siyang adapter na ikokon. Oh, maganda! USB-C type siya na adapter. So, pwede mo siya i-connect sa MacBook Pro or iPad mo. Good! Maganda yan. So, pag-aaralan ko pa to, hindi ko pa to itatry ngayong mismo. Pero mamaya, itatry pa. Pag-insert na ako ng clip, pag natry ko na siya. So, ayan na yung second item natin. So, next is itong Easy Clip Car Mount. So, bumili po ako nito para sa passenger side ko. So, ito ay nagkakahalaga ng tumataginting na, let's see, $22.99. Ito po siya. So, kasi meron na ako sa kotse ko. And then, gusto ko meron sa passenger side para pagsakay ko si Todd or may pasahero ako, pwede nilang i-mount yung kanilang cellphone dun sa side na yon para hindi nila hawa-hawa. So, tingnan natin yung quality nito. So, nakapack siya. Parang ganito yung in-order ko before. So, ang tatak niya is Vixseed or Vixseed. Ayan. Tapos, ayun. So, ganyan siya. Pang-lock. Tapos, ito yung press para i-release. Tapos, ito na-adjust dito. Alam ko sa baba. Ayan. So, kasha dito hanggang 7 inches na foam. And then, tingnan natin yung pinaka-mount niya. So, ito yung pinaka-sahig ng sasakyan. And then, or, meron din pala siyang ganito. I see. So, ito siya. Ganyan. Pak. Pages mo siyang ganyan. Tapos, nahahabaan siya. Pak. Bongga. Para mas sturdy to kaysa dun sa naka-install sa driver seat ng sasakyan ko. Ayan. Tapos, meron siya yung parang sa mismong fan lang ng sa AC ng sasakyan. Pwede mo siyang i-mount ng ganun lang. Ayan, may clip siyang ganun. Eh, ayoko ng ganun. Gusto ko nandun sa mismong ano. Para pa nag-video, nag-vlog ka, hindi ganun kasagwa. Kumaga mako-cover lahat ng sa amin ng sasakyan. So, ayan yung pang-tatlo nating items. And last but not least, ito po. Ano yan? So, bumili po kami ng router kasi yung router namin dito sa bahay, medyo outdated na siya, medyo luma na siya. So, bumili ako ng, hindi naman ganun ka-branded na ano. Sabi naman kasi ng mga reviewer ng router, hindi naman kailangan super mahal ng router mo. Nakadepende pa rin yan sa provider mo. Pero itong in-order ko ay compatible na siya sa 5G kasi yung internet namin ay 5G na, pero yung router hindi pa, 2G pa lang. Yung internet namin ay 5G na. Ayan. So, ganito siya ang packaging niya. So, ang tatak niya ay Wablink yata ito. Wablink AC1200 Dual Brand Wi-Fi 5G and 2.4G. So, ito medyo may kamahalan. $35.99 pero mura na to. Kasi yung mga tinitingnan ko, mga Netgear, ang mamahal $300, $400.
So, sabi daw, hindi naman daw kailangan super mahal. So, pagbukas ng packaging, ganito makikita nyo. Ganda niya, saucy, kulay white. Ayan. Napapak. Tapos, meron siyang apat na antena. So, itong dalawang unang antena na to, ito yung para sa 5G. Tapos, ito yung para sa 2.4G. Ayan. Sana maganda na yung reception nito kasi yung router namin sa sobrang tagal niya, parang ang nagiging problem sa kanya is nag-i-in and out yung reception ng internet namin, which is hindi naman ganun dati. So, ganito siya, mga kabashi. Ayan. Tingnan natin kung ano pa yung laman ng box. Ganda siya. Bali, i-install ko na ngayong gabi yan. Oh! So, it comes with this. Yung pinaka-adapter niya para gumana siya. And then, meron siyang ano pa raw, pang internet to, alam ko eh. Ayan. Ayan siya. Tapos, power adapter. Ganda niya in fairness ah. Bet ko yung ano niya. Bet ko yung ano niya, yung pinaka-texture ng mga ginamit na items. Maganda siya, in fairness. So, itatry ko na yung i-install. And then, ayun guys, ayan lang yung pinamili ko sa Amazon. Naka-set up ako dito actually. Yan, may yung light ko sa likod. Ayan yung ginamit natin before. And then, meron akong ring light na nasa taas. Kasi, pag patay yung ring light, kulay orange ako. Eh, mas gusto ko mas maging natural ako sa inyo. Pero anyway, if you find this video helpful and likable, don't forget to like this video. And don't forget to subscribe on our channel. I will try my best to keep you updated sa kaganapan ng aking buhay dito sa USA. And then, i-update ko rin pala kayo sa journey ko sa Amazon kung ano mangyayari. So, for the meantime, maghihintay pa rin ako ng magandang schedule kasi mostly ang binibigay nila sa akin ay panggabi. Eh, ayoko na magpanggabi. Gusto ko na mag-day shift. Guys, naputol siya kasi na memory pool na kasi marami pa akong clip doon na hindi binubura kasi nga marami po akong vlog na hindi natapos. So, anyway, if you find this video interesting, please like this video and please don't forget to subscribe on our channel. And then please hit the notification bell down below para updated po kayo every time na may upload na po ako. And then, this is again RJ, ang Beshi ng Baya. Thank you for watching. Bye!